bilangan, ganito tayo naiisahan. Imbes na basahin ang nakasulat sa balota, ibang pangalan ang tatawagin. O kaya'y tamang pangalan ang tatawagin, pero ibang pangalan naman ang bibigyan ng score. Ang ballot box ang kadalasang pinag-iinitan, lalo na sa delivery nito from place to place. Mahirap itong buksan, ha, pag kinandado na. Kasi tatlong susi na hawak ng iba't ibang tao ang kailangan mong i-produce. Kaya ang kadalasang ginagawa, hindi inaagaw na lang ang ballot box o sinisira ang mga balotang laman nito. Pero sabi nila, ang pinakagrabing dayaan ay nangyayari hindi sa pagbilang ng boto. Ang malaking dayaan ay nangyayari sa canvassing. Kasi kadalasan, konting watchers na lang ang sumusubaybay dito. Pero meron ding kawikaan. Walang mandaraya kung walang magpapadaya. Kung ayaw mong manakaw ang boto mo, alisto ka. Subaybayan mo. Ang dapat na pinakaalagaan dito, yung election returns sa kayong certificates of canvass. Palaging siguraduhin na before and after the voting, naka-fully account yan. May serial number yan, kaya dyan matatrack mo na kung yung lahat na hindi nagamit na ballot, election return, or certificate of canvass, eh nandiyan dyan lahat. Eh, hindi magagamit na yan para sa dayaan. Pero hindi lang yon. Dapat siguraduhin din yun na lahat na pinasok sa tunay na resulta hanggang doon sa kahuli-hulihang certificate of canvass, kaya dapat binabantayan ninyo yung grupo na naka-assign, yan yung municipal treasurer, COMELEC election officer, tsaka DEX supervisor, yan yung namamahala na sa certificates of canvass. Hanggang dyan sa level na yan, tinatawag dyan Board of Election Canvassers, dapat siya nakatutok ang nagbabantay. Sapagkat dyan nangyayari ang pinakamalaking hocus-pocus. Dyan tens of thousands na sinasabi nating nakawan na boto na nangyayari. Doon sa level ng election returns, sa level ng certificates of canvass. So, wholesale. Ilang tao lang ang kinakausap nila para magawa yung binabalak na pandaraya. Ang pagkaalam ko, karamihan ng mga watchdog groups ngayon, may kasama pating abogado. Dahil kuminsan, ginagamitan ng mga legal impediment siya para hindi ma-question. Kaya dito sa pagbabantay, hindi lang physical presence ang kailangan, ang importante. Ang importante dyan, dapat yung watchdog group, alam niya kung paano ginagawa yung dayaan. At paano dapat nagre-react yung watchdog group para masigurado yung purity of the election process. Ang simbahan, napaka-importante. Unang-una, sila kasi ang moral force. Itong pandadaya, it is a grave immoral act, no? Dahil ang ginagawa mo nito, dinadaya mo yung will of the people. Sabi nga nila, the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. So, very immoral yan. Kaya yung moral force ng simbahan, napaka-importante. Pangalawa, napaka-importante yung organisasyon ng simbahan dahil yung voting place, kayang tapatan ng parish level. Halos lahat ng lugar dito may parish church. So, yung simbahan, yung organization nila, yung parish organization, yan ang the best machinery at organization na pwede mong itapat sa bawat polling place sa bayan. Players, so napakarami pa ng pinagdadaanan ng ballot box. Piruin nyo mula sa presinto, dadalhin ito sa munisipyo. Mula sa munisipyo, sa provincial capital naman, di ba? At mula dito, sa COMELEC. At matapos to, meron pang certificates of canvassing. Kaya ang inyong final challenge ay dalhin at maprotektahan ang ballot box. Saan nyo dadalhin ang ballot box? Follow me! Gaganapin ang ating huling challenge sa paintball shooting field. Kailangang dalhin ng team ang ballot box mula sa isang dulo ng field hanggang sa kabila
kung nasaan ang dilaw na bandera. Ang dalawang kalabang team ang magiging shooters. Ang target ng paintball shooters ay ang ballot box, hindi ang runners. At mayroong ding tatlong goons na haharang sa may dala ng ballot box. Ang pinakamabilis na makapag-deliver ng ballot box na may pinakakaunting mansya ng paintball ang panalo. Malapit na yung goon, saka tayo mag-gaganon. Hmm? Maghiwain lang tayo pag may goon? Oo. Hindi ka! Huwag natin masyado pansinin yung shooters kung confident naman natin. Kapag nakikita natin, oh meron dyan, oh, saka tayo, ano, intact. So gawin natin, habang naglalakad, tatlo. Yebo. Kaya mo? Dapat siguro masyado. Alam dapat natin kung saan nakapasimo. Hindi natin. Eh wala, hindi mo talaga ito. Guys! Yung boobs mo? Eh, tulak. Yeah. Meron pa tayong ano? Meron. Paano ko sa paa? Ang kapal niya! Ito na lang imamasking tape namin sa ito. Ngayon na. Sorry. Yung benefit natin, nakita na nga nila yung strategy. Case lang na. Papalo! Papalo lang!